May 14, 2023 ang huling silip ko sa aking apartment dito sa Taiwan dahil ngayong araw nito ay babiyahin ako papuntang Europe sa Czech Republic. At andito na nga kami sa taxi na papuntang airport kasama ko si Rachel, si Glenda, si Ed at ang mother namin na napaka-generous talaga sa amin lahat. At ang flight ko ay 9:40 ng gabi. Andito kami sa Terminal 2, Taoyuan International Airport. Ang aming napakabait at napakabuti namin taxi driver na si Mr. Jack. Napakabait talaga niya sa amin lahat. Mother, wala! Mother, 在 sobrang bait ng mother namin na yan, si Mother Meru, ay ayaw niyang pumayag na ako ang magbayad sa taxi. Sobrang bait niya talaga dahil ang dami na niyang naibigay sa amin, mga pabaon sa amin ni Pogs, ni Mariel. Kaya hindi namin siya makakalimutan. Andito na nga ako sa loob at papunta na kami ngayon sa kung saan magpapalit ng pera. Dahil yun na nga, nakalimutan kong magpapalit ng euro. Dito na ako sa airport nagpapalit. Anong pera yan? Euro. Ay, euro! Sabi ko pa naman kay Mother Meko Dachen. Euro. Aka, ba't sinipags nun? Ano? US. Mag-euro daw ako kasi mas malaki. Ah, bong 200. Bilang na sa bagong 200. Parang ano lang to. Parang yung colored paper lang to, be. Oo. Parang colored paper lang. Ito po yung ano, kapalit ng 20,000 na NT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 piraso lang. Yeah. Magtrabaho ka ng marami. Sandaan. At dahil maaga ang dating namin sa airport, ayan, kumain muna kami sa McDo. Dito lang yan sa baba ng airport. And sabi nga ni Mother ay kumain daw ako ng marami dahil baka daw mamiss ko ang maitanglaw ng Taiwan. Pero meron din namang maitanglaw dito sa Czech Republic. And ayan na nga, kwentuhan muna kami, kulitan, tawanan dahil mamiss namin ang isa't isa. Oh my God, mamiss ko kayo. Ingat kayo dyan. At ayan na nga, dito na kami sa pag-check-in na aming luggage. Nakapila na kami dito. And medyo kinabahan ako dahil parang magsusobra yung luggage ko, yung malaking maleta ko. Napakahigpit pala talaga ng Turkish Airlines. Grabe yung pinagdaanan namin para lang makalusot yung mga ibang bagahe ko. Buti lang andito si Rachel at saka si Glenda tumulong sa akin dyan. And after nyan, ng pag-check-in ay picture na ng aming handler para sa aming agency. And ayun na, binalik na nila yung mga ibinawas dun sa aking luggage. Grabe, hirap magsara dahil isiniksik ng mga kaibigan ko dito sa aking hand carry. Pinagkasya na lahat, kaya... At yun nga, dinaganan ko na dahil sobrang hirap na isara yung hand carry ko na yan para lang magkasya lahat. And nasira pa ngayon, pero okay lang, at least nadala ko. Go, 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 girls! At sa wakas, papasok na kami sa loob. Maraming salamat sa mga kaibigan ko na tumulong sa akin. And then si Mr. Mark, last briefing sa amin para sa aming pag-alis. Nagpapasalamat sa kami sa kanya. Let's go, girls! Happy, happy na kasi sa wakas, makakaalis na tayo after ng pag-aantay natin. Dito na kami sa aeroplano, hanap na ng seats. At yan ang aming first meal dito sa aeroplano. Merong rice, chicken para siyang adobo, pero ang sarap. Ang sarap ng food dito sa Turkish Airlines. Meron din silang tinapay, meron din coffee, juice, pwede kang mag-request ng red wine, pero hindi na dahil ang sarap matulog. Tapos ko pagod na pagod, grabe yung pinagdaanan namin, pero sa wakas, nakaraos din. Medyo mahirap lang talaga matulog dahil gusto kong mag-stretch ng paa. Hindi pwede. Medyo masikip lang. Pero nagtanggal kami ng shoes dahil merong free na chinelas dito sa aeroplano. Nagtanggal kami kasi 12 hours ang biyahe. Sobrang tagal. And talagang mananakit yung mga pet namin. And yun na yung second meal namin. Meron kaming fruits. And merong vegetable salad. Masasarap ang mga pagkain dahil talagang makakain mo lahat, mauubos mo, lalo na gutom ka, pagod ka, and puyat ka pa. Talagang mauubos ang mga pagkain.
And yun ang view sa taas dahil malapit na kami mag-landing. Ang ganda, sobrang ganda ng mga ilaw sa baba. Puro gabi lang talaga yung biyahe namin kaya puro madilim ang nakikita namin. And naglanda nga ang aming aeroplano. Sa wakas, thank you Lord for the safety. Ano, kayo pa? Gusto niya pa yung mga luggage kaya ganina na nireklamo. Pabili na lang po. Dala na wala siya vlog. Ano sa wala? Makauban. And after 12 hours ng biyahe namin na nakaupo sa aeroplano, sakit sa katawan, sakit sa puwet, ay sa wakas ay nakalapag na kami dito sa Turkey Istanbul Airport. Yan na kayo mga kasamahan, video-video, picture-picture. And mag-layover kami dito ng 7 hours dito sa Istanbul, Turkey. Dahil ang flight naman namin ay aantay namin ang papuntang Prague. Ito ang view ng airport ng Istanbul. Ang ganda ng airport nila, sobrang linis. And talagang nakaka-amaze yung mga paligid. Dito kami tumambay ng 7 hours. Yung iba nakatulog. Ako nagpapahinga. Nakatulog din ako dyan kasi sobrang pagod. Sakit sa katawan, sakit sa puwet. At nakatulog nga ako ng mga 1 hour siguro dahil sobrang pagod, puyat at sakit sa katawan. Naghanap ako ng money changer dahil bibili ako ng pagkain ko dahil nagugutom ako. Maghahanap ako dito ng mabibilihan na mura lang kahit tinapay at kape man lang. Dahil hindi ako nakapagdala ng pagkain ko, kaya bibili na lang ako dito. Kumalagala ako dito sa airport. Sobrang nakaka-amaze naman yung mga paninda nila. Ang mamahal, talagang euro. Pwede rin namang magbayad ng euro, pwede magbayad ng lira or yung Turkish money. Yun ang mga alak nila. May chivas. Hindi ko na alam yung ibang alak nila dito. Mga may white wine. Nakakatuwa naman. Sobrang pangmayaman talaga mga paninda at iba't ibang klaseng mga chocolates. Sarap bumili kaya lang ang mamahal. Kaya hanggang tingin na lang, hanggang picture-picture na lang muna, video-video. Soon, makakabili din ako ng mga ganyan chocolates na mamahalin. Yan, gumala-gala muna ako and bumili nga ako ng tinapay. Ang sasarap tingnan talagang mga tinapay dito pero ang binili ko yung pinakamura lang. Yan, kape muna ako, kumain muna akong tinapay habang nag-aantay kami ng oras. At yung mga kasamahan ko naman ay natulog, gumala-gala. And ito yung itsura ng lounge nila. Dami ding mga foreigner, mga iba't ibang lahi na mga nakatambay dito. And after 7 hours ng pag-aantay, andito na kami, nakaabang sa monitor na kung saan nakikita kung anong gate number ang pupunta namin papuntang Prague. Ayun, malapit lang. Nakarating na nga kami dito sa B15 kung saan yung gate na papasukan namin sa aeroplano na papunta namang Prague. 2 hours ang biyahe papuntang Praha. Grabe din yung nilakad namin papunta sa gate na yan. Dahil mula sa tinambay naming launch ay siguro mga 20 minutes ang nilakad namin. Malayo. Grabe pero kinaya. Ito yung aeroplano ng domestic nila papuntang Prague. Maliit lang siya. Paras lang din yung airline, Turkish airline. Pero medyo maliit tong aeroplano na to. At sa wakas kakain na, ito ang aming meal ng aeroplano dito sa papuntang Prague na biyahe. Masarap yung tomato rice and merong vegetable salad. Nakain naman lahat dahil gutom kami and mga pagod, puyat pa. Yan ang view sa taas. And after 2 hours nang nasa biyahe kami ay dito na kami, nakalapag na kami dito sa Prague.
at mag-aantay naman kami dito ng aming sundo papunta naman sa CHEB kung saan andun yung aming dormitory. Mula naman sa Prague Airport papuntang CHEB ay 3 hours ang biyahe. Grabe, sobrang layo. Parang inabot kami ng 24 hours sa biyahe mula Taiwan hanggang Czech Republic papunta dun sa dorm namin. Yung mga view na aming mga nadaanan ay talagang magaganda, mga structure dito sa Europe. At mapapaisip ka na lang na talagang ang layo-layo mo na sa Pilipinas na hindi ka basta-basta umuwi. Dahil ang layo at ang mahal na pamasahe, kaya kung may pangarap ka, sipagan mo lang, tiyagan mo lang. At syempre, samahan mo ng dasal dahil lahat ng mga dasal natin ay binibigay ni Lord. And dito lang kami sa dorm namin. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Ingat kayo palagi.